Isinusulong ng ilang senador ang pagpapaigting sa police visibility sa mga kanto ng barangay, bayan man o syudad. Ito'y upang masiguro ang seguridad, hindi lamang sa mga politiko, maging ang taong bayan. Si Daniel Manalasta sa detalye, Rise and Shine, Daniel. Suportado ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pagpapaigting ng police visibility sa iba't ibang kanto ng mga barangay sa mga bayan at syudad. Para sa Senate President, mahalaga ito kasunod na rin ang nangyaring pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo. Ayon kay Zubiri, kailangan din ng magandang sistema ng paniniktik at mabilis na pagresponde. Hindi lamang para sa mga politiko bagko sa taong bayan. Hinikayat naman ni Zubiri si Congressman Arnolfo Teves na harapin ang mga alegasyon sa kanya matapos iturong mastermind sa krimen. Nakatakda naman magsagawa ng investigasyon ng komite ni Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa pagpaslang kay De Gamo. Hinihintay na lang ni de la Rosa ang prosecution na makapaghain ng magandang kaso. Ayaw natin na divided yung atensyon nila. Nag-prepare sila sa pag-file ng kaso. Tapos mag-conduct ng hearing, hindi sila makapokus sa kanilang ginagawa. So pagbigyan natin na ayusin muna nila yung filing ng kaso. Sang-ayon din si De La Rosa na dating hepe ng Philippine National Police sa mas pinaigting na police visibility. Magandang ang pinagmagandang gawin, proactive approach ng police, no? Maganda sana nga, i-maximize nila yung police presence sa kanilang mga lugar. Sa ngayon, posibleng sa susunod na linggo o bago mag-break ang sesyon, isagawa ng Senado ang investigasyon. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.